So ito, yan yung magiging itsura niya kapag halimbawa may nits yung CR natin, ayan po yung magiging itsura. O di kayo pagkanto sa mga bintana, mga pinto, ayan po. Ang kalimitan po kasi may nakikita rin tayong ganyan din yung diskarte, hindi na rin ginagamitan nung tile frame. Kalimitan ang nangyayari, nakikita natin ang ganito mga kadigma. Ayan. Isang mapagpalang araw po sa mga kapwa natin kadigma dyan sa larangan ng construction, saka sa kapwa natin kabuhi na nanonood ngayon sa ating mga YouTube channel. Maraming salamat po. So welcome po sa aming site mga kadigma. Ayan. So ngayong araw po ay panibagong yugto na naman ang aming buhay construction ang inyong matutunghayan. At isang panibagong halaman na naman ang inyong mapupulot sa video na gagawin natin ngayon. Sa ngayong araw po, isa na namang kaalaman sa larangan ng construction ang ating isi-share sa inyo. Maturo po natin ngayon sa inyo kung paano ang magkanto ng tiles na hindi na gagamitan ng tile frame. Kaya po lang nakikita nyo dyan sa taas ng screen natin. Ganyan po yung gagawin natin ngayon. Kung mapapansin nyo po, mayroon po tayong tiles dito na dalawang piraso. 40 by 40 po ito. Ito po yung gagamitin natin na sample sa inyo para ma-demo natin sa inyo kung paano ang pagkanto nito na hindi nagagamitan ng tile frame. So kalimitan po kasi halimbawa sa CR, pag may mga nits, pangit na po pag nalagyan pa natin ng tile frame. So ang ginagawa po namin, kinakanto na lang itong, kinakaltasan namin ito, pinag-45 itong kanto na to, tsaka yung isa, para hindi nagagamitan ng tile frame. Kasi yung tile frame habang tumatagal, plastic kasi yon, bumibitak. Kaya ito ang ginagawa namin, pinakantuhan lang namin ito. Nag-jumper kami rito para gagamitan ng plastic na yun, hindi kayo yung stainless. So ngayon po, didimo po natin sa inyo ngayon. Mapapansin nyo rin po, kailangan natin itong talim na to. Yung talim po na ito ay super thin po ito, diamond cutting disc. So ito po yung mas advice ko na kapag nagkakantumisa kayo, nagkakanto natin sa tiles, mas maigi pong ito yung gagamitin nyo kaysa dun sa makapal na talim. mas maayos po yung daan nito mga kadigma, hindi siya mabasag. Kalimitan kasi napapansin natin na nababasag itong, kapag may napapansin tayong nagkakanto din ng mga tiles, kalimitan nakikita natin to may mga basag o di kay mga may bungi. So ngayon po, tuturo natin sa inyo kung ano yung tamang paraan nun sa pagkatabas nun. Para at least kahit paano, tulad natin na kapwa, kadigma natin sa construction na bago pa lang. So at least maraming nyo. So ito po yung talim na gamitin natin ngayon. Makita, pero same pa rin po siya ng 885. So maganda din itong talim na to. Tapos ito, kailangan natin ito, yung spongy wheel. Yan. So kailangan natin itong spongy wheel para dun sa pagbapping, sa paghasa. So number 120 ito mga kadigma. Marami namang klase na grit niya, kung depende sa pangangailangan nyo. Kung gusto nyong madalian, so yung mas magaspang yung pipiliin nyo. Ito kasi makinis na ito, so 120 ang gagawin natin. Hindi naman kasi ganong matigas yung tiles na ididimo natin na mariwasa lang itong mga kadigma. So ceramic lang ito na tile, so malambot lang ito. Ayan, so ito gagamitan natin ito para mas tumibay yung kanto niya. Kasi ang mangyayari kasi yung mga kadigma, itong loob nito parang magiging ampaw yan. So kailangan natin lagyan nun yung Lumax para at least dumikit siya at madimo natin ng maayos. Pwede ding wala mga kadigma, sa inyo na yan kung gusto nyo. Kung lagyan, pwede naman. Kung hindi nyo naman gusto, okay lang din kasi pwede naman lagyan siya ng simento sa loob. So yun po mga kadigma, kung ang nagpapagawa po sa atin ay gusto yung nakakanto yung tiles natin, hindi kayo yung designer ng ginagawa nating bahay, yung architect o yung engineer, kailangan po natin gumawa nito ng sandalan nito mga kadigma. So tantsahin lang po natin kung gaano kalaki yung tiles na kakanto natin, ganoon din po kalaki yung gagawin nating sandalan. So dito may nagawa na ho tayo. Maliit lang ito kasi maliit lang din naman yung tiles na didimo natin. So kailangan natin yung ganyan kasi ang purpose po niyan para hindi tayo mahirapan sa pagtatabas, hindi kayo pag-cut niyan. Ayan. So yan po yung magiging purpose niyan para pag nag-cut po tayo, isakto lang po siya.
Ayan. So yan po yung magiging purpose niya na kailangan din po na pantay siya sa baywang natin, mga katigma. Ayan, kung mapapansin nyo, halos pantay lang siya yung misa natin para hindi mangalay pag masyadong mababa. So nakatayo lang tayo, komportable po yung gano'n na posisyon pag nagtatabas ka ng mga ganyan na gawain. So ngayon po, didemo po natin sa inyo yan. Ngayon, mga katigma, so kailangan nakaganyan niya siya para at least matansya natin yung pagtabas natin dito, matansya natin at makikita natin ng maigi kung okay ba yung daan ng talim ng grinder natin. So samahan niyo po ako, mga katigma, papakita po natin sa inyo yan. Stay put lang po muna, mga katigma. So kung mapapansin nyo, nakakantumisa na o yan, naka 45 degree na. So ang pagtabas po nito, mga kadigma, tansyahin lang mo natin na hindi umabot dito sa pinakadulo ng tires natin. Kasi ang mangyayari nyan, mabasag-basag po yan, hindi kayo mabungi. So kailangan tansyado po natin yung daan ng grinder. Pagkatapos po nito, padadaanan natin itong spongy wheel natin, yung pangasa natin na ito, number 120, para po pumantay siya, para po pag sinet natin, maganda yung pagkakalapat, saka hindi po masyadong malaki yung siwang niya. Karamihan po kasi, nakikita natin, kalimitan, kapag sinabing frameless yung mga kanto, yung nangyari, nakikita natin ang mga ganito po, mga kadigma. So yung iba, nilalagyan na lang nila ng drop. Ayan, kung makikita mo po, mga katigma, mga basag-basag siya. Ayan, yun po yung nangyayari. Kalimitan na nakikita natin, may mga basag yung tanto na pinag-grinderan. So sa atin po na ito, makikita niyo po, malinis po siya. Ayan, wala po siyang basag. Wala po na tansyado po yung pagkakadaan ng grinder. Saka maganda yung talim na ginagamit natin, mga katigma. So advantage talaga pag maganda yung talim, maganda din yung kakalabasan ng trabaho. So ngayon, mga katigma, hasain muna natin to para lumapat siya ng gusto. Para kung ano yung gap na magiging gap natin dito sa tiles natin, ganun din yung magiging gap dito, mga katigma, nung nakakanto rito. So samahan niyo po ulit ako, mga katigma, hasain natin yan. So hasain na po natin ito, mga katigma, yung pangyayari natin.
Isip po natin, i-mock up natin kung okay ba yung pagkakalapat niya. Ayan. So, okay naman po mga kadigma. Ayan. Kailangan naman kasi hindi po malaki yung magiging siwang niya. Ayan. Para maayos po tingnan yung palalabasan. So, ngayon po, since na mock up natin at maayos naman, papadikit po natin ito. Hindi kayo pwede rin, direct na lang natin mga kadigma dun sa poste na nakakanto kung sa CR, hindi rin yung saan mang area tayo nagtatayin, pwede namang idadirect na yan mga kadigma. So ito lang kasi lalagyan natin dito para mas matibay, para mas maunawaan nyo ng maigi yung pagkakademo ko. Ayan po mga kadigma, dikit muna natin to para makita nyo po yung finished product niya. Dikit na po natin itong magiging ka-itsura nung pagkanto natin, nung tiles natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ganyan po yung magiging itsura niya mga kadigma. So, ayan po yung gawa natin kapag naayos po yung tools na gagamitin natin at saka kailangan na samahan mo rin ng tiyaga. So, ito, yan yung magiging itsura na kapag halimbawa, may niche yung CR natin, ayan po yung magiging itsura. O di kayo pagkanto sa mga bintana, mga pinto, may nakikita rin tayong ganyan din yung diskarte, hindi na rin ginagamitan ng tile frame. Kalimitan ang nangyayari, nakikita natin ang ganito mga kadigma. Ayan. So, napapansin natin yung iba, may mga basag-basag dito, tapos ang laki ng siwang nung pagkakanto nila. Din. So ang pangiting niya, ang ginagawa nila, nilalagyan to ng grout. So kaya nila matatakpan na yung pagkakamali pag ganyan, nakikita pa rin po kapag natuyo na yung grout. So yun po mga kadigma, itabi po natin para maalaman niyo po yung pinagkaibahan ng gawa natin tsaka yung parating na nakikita natin sa ibang gawa. So ito po yung sa atin, kayo na po yung musga kung ano. Ayan. So para po sa akin, mas maganda po ito kasi wala kang makikita ang basang. Ayan. So ngayon po, alam niyo na po kung ano po yung discount ng mga kadigma. So kailangan, ulitin ko po. So kailangan po kapag nagtapas tayo dito, kapag ako kadigma, wag po nating paabutin talaga dun sa pinakakanto nung finish ng tiles natin. Mag-allowance po tayo para dun sa paghasa para hindi po mabasag yung labas nito. Ayan. Ayan po mga katikba. So, wala pong basag yan. Connect dito sa isa. So, papakita po natin sa inyo mga katikba yung ginawa namin na ganito.
ganito sa CR, niche. So samahan niyo po muna ako mga so, kadigma. Yung mga kadigma, dito po tayo sa isang CR na kung saan yun ganun po yung ginawa natin doon sa pinakita natin sa inyo kanina. Ayan yung pagkanto nung tay. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi na ako namin ito ginamita nung tile frame, yung mitts na to. Ayan, yung mitts na yan. Ayan, wala na pong tile frame yan mga kadigma. Pati yung sa may ilalim. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na rin yung tile frame yan. Kinanto na lang namin yung tiles, gaya ng ginawa natin. So ngayon po, saka pa yung makikita ang tile frame dyan na plastic with a stainless. So yung termination po nung bawat tiles natin parang nakadikit lang. So yan po yung magiging itsura ng mga kadigma nung ginawa natin ngayon sa baba, yung dinimo natin. Yan. So mas maganda pa tingnan kasi wala siyang ibang kulay na nakadikit. Ngayon ang nagpag-inagin natin ng time frame yan, lalo na papangit. So ganun din yung ginawa natin yun sa bintana natin mga kadigma. Ayan, yung bintana natin ayan. Nakakanto din yan. Tapos itong taas itong pinto natin. Itong may nakakanto lang din kasi dito. Tinakpan lang ng tape. Gawa nga ho na pipintura. Ayan mga kadigma. Ayan. So yung termination po niyan, wala na akong mga tile frame na ginamit dyan. So pag mga ganito kasi, pwede din tayong gumamit ng mga retaso natin na tiles. Ang gagawin lang natin, tutuwin lang natin ito, hasain natin yung pangasa natin, yung pinakita natin sa inyo kanina, yung panjewel na pangasa, yung pads natin. Yun po yung gagamitin natin para po matanggal yung pinagrendira nito. Kasi pag mga retaso kasi ng mga tiles, mga kadigma, yung daan ng render, mayroon. So kailangan tanggalin muna natin yun para maayos din yung termination itong mga kanto natin. Yan po. So yan lang po muna ngayon mga kadigma. Naway may napulot pa yung kalaman sa video na ginawa natin ngayon. At sana kung nagustuhan niyo yung video, pakishare na lang po, saka pa-like. Saka sa hindi pa po naka-subscribe sa mga bago pa po natin na tagapanood, sana po i-hit niyo po yung subscribe button para maging updated po kayo sa mga video na gagawin natin. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin din yung bell para hindi po kayo mahuli sa pag-update ng ating mga video. So yan ang po muna mga kadigma. Sa muli po, naway may napulo po yung kalaman. Maraming salamat po ulit at mabuhay po kayo. God bless you po sa inyong lahat.